Alright, so good day mga kayammers. Kamusta ang lahat? Okay, so for today's video, gusto ko lang sana i-share sa inyo yung setup ng ating ER150N, okay, na Motorstar na si Yin Yang. Okay, so after 3 months, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nalagay na natin dito na mga abubot para at least magkaroon rin kayo idea kung anong pwede nyong lagay sa inyong easy ride. Okay? So, please stay tuned. Alright. So, yan siya mga kayammers, no? Ayan yung ating Easy Ride 150N na si Yin Yang. Sandali lang. Lilipat ko lang siya. Alright, so yun siya mga kayammers, yung ating Easy Ride 150N. Na-share ko lang siya nabili around November or December. Okay, pero yan, ayun na yung kanyang mileage. Okay, so nadala na natin to sa Marilac eh. check out my previous video. Okay. So, unahin muna natin dito sa harapan kung ano yung mga napalitan na natin. Okay. So, obvious, napalitan na natin yung kanyang visor. Okay. So, most of the items na pinalit ko dito, nabili ko to sa Shopee, sa online. Okay. So, clear siya dito na, and then pa-fade na pa-black. Okay? Alright. And then, pabinila natin siya ng shock cover. Okay? So, yung accessories na to, yan, yung mga, halos lahat ng accessories. NMAX V1. So, version 1 yung compatible. Most of the accessories. Okay, so itong cover, napalitan at nilagyan natin. Okay, so cover lang po yan. Alright. And then, kung mapapansin nyo, ito, tsaka dito, yan, nilagyan natin ng leg shield. Okay. Nilagyan din natin siya dito ng MDL. Okay, pero plano kong ilipat yan. Plano kong ilagay dito. Okay, kasi mukhang bawal daw dyan. Okay, pero so far, nung ano, hindi naman tayo nasisita eh. Nung nag-rides tayo, hindi naman tayo nasisita. Okay. Yung bracket dito, ito mapapansin nyo. Yan. So, nanggaling yan dati sa ano natin, sa Aerox mask. So, wala na kasi yung ano natin, yung Aerox natin, nabenta na natin yun. So, tinanggal ko yung bracket niya dun. So, nilipat natin dito, pininturahan na lang natin yan. Actually, pang NMAX niyan eh, NMAX V1, meron yan dito yung lalagyanan nung ano, nung side mirror. Pero yon, tinanggal na lang natin, ganyan natin ginawa kasi mas gusto ko na hindi dito yung side mirror natin eh. Okay, and yung brake lever, so domino. Okay, and then yung grip. Okay, yung handle grip niya, domino din. Quick throttle.
right? Domino. Pinalitan din natin yung side mirror natin. Okay, so nakita ko din ito online kasi natuwa ako kasi puti eh. Nice. So at least magja-jibe siya sa kulay ng ating Easy Ride 150N na si Yin Yang. Okay? Another thing na ginawa natin dito, nilagyan din natin ng ito, phone holder bracket. So lalagyan ng phone holder yan. And then of course, yung phone holder, actually, ano yan eh, dalawang phone holder. Okay. Ayoko kasi yung nakaganyan. Yung medyo, yung vertical, gusto ko horizontal. So dalawa binili ko. Tapos hinati ko na lang, isinakto ko sa ating phone. Alright. Okay, and then pininturahan natin to ng white. So, same goes with ito yung espada. Kung makita niyo yung mga previous video ko, kung paano natin pininturahan yan, gumamit tayo ng Bosni na white. Glossy white yan. Okay. Of course, yung matting. Again, pang NMAX V1. Alright. Then, voltmeter. Naglagay rin tayo. Alright. So, makikita niya sa mga previous videos ko kung paano natin in-install yan mga yan. Okay. Right. And then, ito pala. Yan. Yung hazard switch. Okay. Nilagay natin yan. Of course, kailangan natin yan pag mag-rides tayo. Okay. Okay, so switch lang yan. Yung inano ko. Itong vent, yung side vent. Again, pang NMAX yan. May mga side vents na nabibili na may ilaw. Pero ako, trip ko na wala lang. Walang ilaw. Pero nilagyan natin yan ng, ano eh, ng LED sa loob. tingnan natin. Yung no, makikita nyo, ha? Yan, so, pag nagsisignal lang ako. Okay. Alright, and then, nilagyan natin nung top box bracket. And again, for, ano yan, ang kasya dyan talaga, yung swak na swak is yung NMAX V1 na bracket. So, ginawa natin, pininturahan rin natin ng white. Okay. Of course, top box, budget me lang yan. H&J. So, yung bagong logo nila. Medyo natuwa ako. Ganda na nga, yun. 32 liters na yan. Meron ng sandalan si Mrs. Yam. So, komportable yung komportable siya kung kung magbabackride yan. Okay. Balik tayo dito. So, dito makikita nyo yung switch. Naglagay kasi tayo dito ng dual horn. So, meron tayo ditong switch. Okay, para pwede natin magamit yung stock and magamit yung horn natin. Okay. So, ito pang ano ba? Of course, yung mga stickers. And actually, yung una natin nilagay dyan. Sticker dito, tapos yan, yung Yin Yang. Okay. Ang siya, of course, naglagay tayo ng rosary. Okay? Para at least pag mag-rides tayo, may gabay tayo. Yung hook, helmet hook, normally kasi dito nilalagay yan eh. Pero dito ko na nilagay sa akin para at least hindi tumatama dito. Okay. So yun, nirepaint natin yung mugs.
Yan, makikita niyo yun sa mga previous video ko. So, if you have time, please watch it. Okay? Oh, ito pa pala. Yung throttle assist. Murang-mura lang yan. Mga 10 piso yata, 20 pesos lang yan. Okay. At ito. So, yung cover sa ating fan. Cover sa ating fan. And then yung oil cooler or breather. Yan, nilagay natin yan. And of course, ito pinaka-paborito ko, yung bullet pipe. Baga, not sure, di ba? Kung talagang, kasi normally na makikita mo yan sa mga cafe racer na ano eh, na motor eh. Pero ako sabi ko, gusto kong ganyan. Medyo may pagka-klasika natin. So, bullet pipe, naglagay tayo. Right, and then nilagyan rin natin ng thermal wrap. Okay, and then, ito mga, nut cover lang yan. Marami yan sa online din. Okay. Itong shocks natin, dati nakaano tayo. Yung may baso. Kalimutan ko na yung pangalan. Pero, yan. Pero kasi medyo mataas yun eh. Parang 330 mm yun. Tapos kailangan mo pa maglagay ng lifter. Yan, kailangan mo maglagay ng lifter kasi para hindi tumama dun sa ano, sa disc ng brake. Okay? So, kailangan pa ng lifter. So, ang nangyari, pag center stand mo siya, sagad na yung ano, yung clearance from the rear tire sa ground. So, baliwala din. So, pag ini-start mo sa umaga, syempre, hindi makaikot na gusto yung gulong. Kasi nga, nakasagad na. So, ito, kumuha tayo ng panibagong shocks. Okay? Ano lang yan? 270 mm. Ano ba yung tatak niyan? Ayan. Sorry, ah. TTGR. Okay na shocks. Yan, sobrang ganda rin ng play nito. Ang ganda yung play nito. Mura ko lang nakuha yung mga around 1,000 plus lang yata. 1,000? 1,010? Ganun. Kasi mga nasa 900 lang, including yung shipping. So, mga ganun inabot. Pero, solid yan. Right, so, ano pa ba masishare ko? So yun, naglagay rin tayo ng ano, ng mga ground lights. Naglagay tayo ng ground lights. Isa sa harap, isa dito sa likod. Yan. Mapapansin yun. Okay, and then isa sa harap. Additional visibility sa gabi. Yan siya. Okay. So, sobrang natutuwa ako sa setup ng ating Easy Ride 150N kasi sobrang napakasimple lang na setup. Hindi masyadong ano, hindi masyadong maraming accessories. Pero yun, kasi trip yun. Ayun yung trip ko, di ba? Pero kung kayo, trip nyo pang maglagay ng mga marami. Minsan may mga naglalagay. Crash guard, yun. Crash guard. May mga naglalagay rin ng crash guard dyan. Oh, ayos naman. Pero halos lahat ng accessories. Swak dito yung NMAX V1. Okay. Yan. Yan yung mga ano. Yung sa panggilid natin, bibigyan ko uligay ng update. Pero so far, medyo meron na akong natitimpla ko na, na ano, na mas gaganda pa yung panggilid natin. Okay, so bigyan ko lang kayong update sa next video natin. Yun lang naman, mga kayamers. I just wanna share yung mga nalagay natin sa ating Easy Ride 150N na si Yin Yang. Okay, so I hope you like the video. Okay,
So please don't forget to share and subscribe. Thank you, mga kayamers, and peace out. Thank you.